Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin, O katamis-tamisang ina, na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga lalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami.
Pong awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Babayan ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-iliw, Diyos ng sinatalan, alam ng puso sa bitig ko'y kumay. Upang hilinang, huyatan ang mahiting, sa mandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok sa sibay at sa langit ng pagaw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Pong nakatayo, ating dasalin ng orasyon sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel ng Panginoon si Santa Maria. At siya ay naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang berbo ay nagkatawang tao. At nagipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya. At yayamang sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa lahat niyang pagpapasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang noong una ngayon, magpakailanman, magpasa, walang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang noong unang ngayon, magpakailanman, magpasa, walang hanggan, siya nawa. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanang noong unang ngayon, magpakailanman, magpasa, walang hanggan, siya nawa. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Umupo po muna, sumandali. Isama po natin sa pagdiriwang ng banal na misa ang pasasalamat nina Kenneth Lloyd Zaragoza, Edwin, Annalyn, and Luis Emmanuel Rivera, Louie, Lenny, Carmela, and Andre Reynoso, Alex and Tess Hernandez, Attorney Romy and Heidi Danau, Maria Cristina Bernardo and family, MFVD Dental Clinic, Alex, Janet, AJ Bautista at pamilya, Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Alincastre. Para sa natatanging kahilingan nina Hokpo Feeds Corporation, Gino Balenya, Cory Menchola, Aring Pengson, Corina and Corinne Panganiban, Christian Dayao, Jefferson Gunn, Irene Samaniego, Benson Gan, Gerardo Trilliana, Alvin Salzos, Alvin, Abigail at Annika Borja, Maribig Tantoco, Aristotela Chenza, Elena Oliveros, Rien Angelo Tantoco, Sofia Ann Joygos, Leonila Tantoco de la Cruz, Maria Sarina Soriano, Carlota Canilao, Guidance and Protection of Bernal Family,
para sa maagang pagaling ni Zenaida Marcelino, Eselita Borja, Nicanor de la Paz, Dr. Amparo Bañez, Ricky Dauba, Rosalina Tantoco Mendoza, Lito Abayan, Mirna Vidal, Angelina Peña, Mia de los Reyes, Oliver Quizon, Richard Ortiz, Evelyn de Rama Zagala, Dolores Tantoco Stoder, Carmela Marie Reynoso, Maria Teresa Pauline Tantoco, Attorney Erwin Angeles, Richard Rodelias, John Arthur Angeles, Arnold Blanquisco, Danilo Jacinto, Maribi Cayabiab, Francisco Cagayan, Marilyn Lopez. Para sa nagdiriwang ng kaarawan na si Josefina Fuentes, para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Marilyn, Susana, Lourdes, Hermogenes, Rosa, Cornelio, Ralph Nicholson, Erlinda, Maria, Prosperita, Policarpo, Ronaldo, Nerissa, Danilo, Remigio, Emerson, Nieves, Carmelita, Webina, Ronaldo, Edgardo, Erlinda, Jose, Pedro, Emeterio, Mary Rose, Angeline, Eulalia, Maria Elba, Juan, Ferdinand Bautista, Erminihildo Gilbert, Sister Nene, Brother Juanito, Sister Julie, Sister Ophelia, Consolacion, Benibaldo, Andres, Sheila, Maria Belen, Levi, Oliva, Aurora, Hazel, Herminia, Maria Nanette, Mamerto, Architect Francisco, Angel, Gabriel Anika, Marinel, Lea, Jovita, Remilia, Norma, Hermogena, Josefina, Juana, Maria Teris Polin, Kenny, Ramon Senior, Dolores, Father Yuben, Renato, Remedios, Ruben, Agustina, Aurora, Neri, Noel, at lahat ng kaluluwa sa purgatorio na walang nakaaalaala. Mga kapatid, muli na naman tayong magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Thank you.
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Awaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, aawaan mo kami. Iyukon natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kadakilaan mo'y nangingibabaw sa hanay ng kanang mga banal. Ipagkaloob mong ikagalak namin ang paggunita taon-taon kay Papa San Clemente na pari at martir ng anak mo. Yamang kaniyang pinanindigan ang paghahaing ginaganap niya sa iyo at kaniyang pinatunayan sa buhay ang itinuro niya sa mga tao. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong maaraw na iyon, sinabi ni Daniel kay Nabucodonosor, "Mahal na hari, ang napanaginip ninyo ay isang malaki at nakasisilaw na ribulto. Nakatayo ito sa harap ninyo at nakatatakot tingnan. Ang ulo nito ay dalisay na ginto, pilak ang dibdib at mga bisig, tanso ang tiyan at mga hita. Ang mga binti at ang mga paa ay bakal at luwad. Habang ito'y tinitingnan ninyo, may batong natipak sa bundok, bumagsak sa mga paa ng ribulto at nadurog ang mga paa. Pagkatapos,
Nadurog ding lahat ang bakal, luwad, tanso, pilak at ginto, ano pa't naging parang ipa. Tinangay ito ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala, ang tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok na pumuno sa buong daigdig. Mahal na hari, iyan po ang inyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Kayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kaharian, pinuspos ng kapangyarihan, kapamahalaan, karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop at ibon ang lahat sa lahat ng dako. Kayo ang katumbas ng ulong ginto. Ang susunod sa inyo ng ikalawang kaharian, ngunit mahina kaysa sa inyo. Pagkatapos, lilitaw ang pangatlong kaharian na sinasagisag ng tanso at sasakupin ito ang mga naunang kaharian. Ang pang-apat na kaharian ay sintigas ng bakal. Katulad ng nagagawa ng bakal, dudurugi ng kahariang ito ang buong daigdig. Ang ibig namang sabihin ng nakita ninyong mga paa na yari sa bakal at luwad ay ito. Mahahati ang kaharian, ngunit mananatili ang tigas ng bakal, pagkat ito'y pinaghalong bakal at luwad. Ganito naman ang ibig sabihin ng mga paang yari sa pinaghalong bakal at luwad. Magiging makapangyarihan ang kaharian, ngunit madaling babagsak. Ang kahulugan ng pinagsamang bakal at putik ay halo ang pag-aasawa. Ngunit hindi ito magtatagal kung paanong di maaaring paghaluin ang bakal at putik. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na bawasakin ang iba pang kaharian. Ano pat hindi na makababangon ang mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito'y yaong tipak ng batong dumurog sa ribultong yari sa bakal. Luwad, tanso, pilak at ginto. Mahal na hari, ang mangyayari sa hinaharap ay ipinaaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at ang kanyang kahulugan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, dakilat papurihan ang poon magpakailanman. Tayo pong lahat. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Puruhin ninyo ang Panginoon kayong lahat na mga nilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kanyang lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman.
Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pinag-uusapan ng ilang tao ang templo, ang kahangahangang mga bato na ginamit dito at ang mga palamuti nito na inihandog ng mga tao. At sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong sila ni Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? At ano ang magiging palatandaan na ito'y magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Mesiyas at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila. Huwag kayong mabagabag kung makabalita kayo ng mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi darating karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang bansa laban sa kapwa bansa at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom at magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po. Tayo ngayon ay nasa Martes ng 34 na linggo sa karaniwang panahon. Ginugunita natin si San Clemente, Papa at Martir. Mga kapatid, tayo ay ibinabalik muli sa paksang pagninilay tungkol sa wakas. May nagtanong kay sa ating Panginoong, may sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang templo na hinahangaan ng lahat ay iguguho at walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Ibig sabihin, lahat ng itinayo, infrastructure, yan man ay tulay, gusali, o kung ano pa mang mga bagay na nakatayo at nakatindig, darating ang panahon na ito ay iguguho. At nagsabi pa ang Panginoon, na magkakaroon ng mga senyales o palatandaan kung kailan nalalapit na ang wakas ng panahon. Makikipagdigmaan ang bansa, kapwa sa laban bansa, ang kaharian, laban sa kapwa kaharian, magkakalindol, taggutom, magkakasalot, lilitaw ang mga kakakilakilabot at kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Kung papakinggan natin, parang nakakatakot ang mga bagay na ito. Pero tandaan natin, anong dapat nating ikatakot kung alam naman natin na tayo ay handa? Kaya tandaan natin, mga kapatid, ang lahat ng bagay ay mayroong wakas.
Ito ay pinag-usapan na natin noong nakaraang linggo. Ang lahat ng bagay ay mayroong katapusan. Sa positibong pagtingin, makikita natin din na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kung ikaw man ay nahihirapan sa buhay mo dahil sa dami ng mga problema at mga pagsubok, kung ikaw man ay nawawala ng pag-asa, gusto ng sumuko dahil sa mga problema at mga pagsubok na iyong pinagdaraanan, nang dahil sa pandemya, nang dahil sa mga personal na mga problema, kahirapan, kagutuman, walang trabaho, iniwan ng jowa, pinagtaksilan ng asawa, o kung ano pa man ang pinagdadaanan mo sa buhay, tandaan mo, ang lahat ay may katapusan. Yung problema mo na yan, matatapos yan. Yung mga pagsubok na pinagdaraanan mo na para bagang magpapasuko sa iyo, matatapos yan. Magwawakas ang mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pero sana, matapos man ang lakat ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan, huwag na huwag tayong susuko. Huwag na huwag tayong mawawala ng pag-asa at huwag na huwag tayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. At ikalawa, kung titingnan din natin sa ikalawang bahagi, no, yung may mayroong medyo pagka-negatibo, tandaan natin na ang buhay natin ay magwawakas. At hindi natin alam kung kailan matatapos ang ating buhay, kung kailan tayo mamamatay, kung kailan darating ang wakas ng panahon. Kaya dapat tayo ay palaging handa. Ang daming oras na ibinibigay sa atin para tayo ay magbago. Maraming oras o maraming pagkakataon ang ibinibigay sa iyo ng Diyos para ikaw talikuran na ang mga kasalanang ginagawa. Magbago na, umiwas sa bisyo, sa mga makamundong bagay. Para pagdating man ng wakas ng ating buhay, pagdating man ng wakas ng panahon, masasabi natin at hindi tayo matatakot. Bakit? Dahil alam natin, tayo ay handa. Tandaan natin palagi, ang lahat ay mayroong katapusan. Amen. Tumayo po ang lahat. Sama-samang natitipon bilang bayan, ng Diyos, may pananalig nating dalihin ang ating mga pangangailangan sama. Umaasang ipagkakaloob niya sa ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga pastol, naway ganap na matulad ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsaksi nila dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at mga guro, naway maging buhay na halimbawa ng pananampalataya sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pagkalinga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo, naway magsumikap na gawin kung ano ang tama at ang salita ng Diyos, ang maging buhay na puwersa na gumagabay sa ating pagkilos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo, naway magmalasakit sa mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapahingahan
at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangin nating kahilingan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umanlad kami sa iyong pag-ibig at tuwin ang maglingkod sa iyo ng may bukas palad at tapat na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eukaristiya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang mga alay sa iyo. Ngayong ginugunita ang banal mong martir na si San Clemente, na hindi naihiwalay ng anumang pangakit na talikdan ang pakikiisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Clemente ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya ay mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanap, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunngi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay,
pinasalamatan kaniya, pinagatiyahati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na si Father Nomer. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng Mahal na Birheng ng Bundok ng Carmelo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo na si San Clemente, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Thank you.
Hiniling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na Ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na Ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na Ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Lumuhod po ang lahat.
atin pong dasalin ang oratio imperata ukol sa COVID-19. Amang mahabagin, ipagsanggalang kami sa COVID-19 at variants nito. Nadulot ay pangamba at pagbubuwis ng buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at pawiin ang aming takot sa sakit at kamatayan. Ibalik ang aming pag-asa at patibayin ang aming pananampalataya. Gabayan mo ang mga taong binigyan ng gampaning humanap ng lunas at pigilin ang paglaganap ng sakit na ito. Salamat sa bakunang natuklasan sa tulong ng iyong paggabay. Paspasan mo ang aming pagsisikap na gamutin at tapusin ang pandemya sa aming bansa. Itaguyod mo ang mga lingkod ng kalusugan upang ang kanilang pagtulong sa may sakit ay lakipan ng kanilang galing at pagmamalasakit. Manatili nawa silang malusog sa isip at katawan, matibay sa kanilang sinumpaan at ligtas sa karamdaman. Panalangin namin para sa mga nagkasakit ay dagling kagalingan. Para sa mga nag-aalaga sa kanila ay kalusugan. At para sa mga yumao ay buhay na walang hanggan. Sa panahong ito ng pagsubok, kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at tulungan ang mga nangangailangan. Patibayin nawa kami ng aming habag at malasakit sa isa't isa. At ihatid kami sa pagbabagong buhay at kabanalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na ina ng Diyos. Huwag mo kaming siphayuin sa aming mga pangangailangan. Bagus, ipagadya mo kami sa mga panganib at kasamaan, o malawalhati at pinagpalang birhen. Amen. Maria, ina ng kagalingan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat. Puno ng ubas ay ako, mga sanga naman ay kayo. Sinabi ni Jesucristo, kapag ako'y kaugnay niyo, kayo'y bubungang totoo. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin sa pagtulad namin sa katatagan ni San Clemente, kami naway pagindamating magkamit ng gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla,
ipinagtibay mo ang pangako sa kanya upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami. Hindi na hihiling na kung ano-ano, mahalin mo lang ako.